What is up? I'm the Earl. So yun, syempre hindi na tayo tutulad sa mga sandamakmak na trends, di ba? Na pag sinearch mo, easy meal, panalo, reaction video, sobrang dami ng reactions. So itong ating gagawin ngayong araw ay in-depth analysis. Hindi naman siya ganun kalalim, pero bibigyan ko kaya ng different view dito sa kanta na sumikat pero medyo, alam niyo na, napakaraming iba't ibang komento ng tao, ng mga consumer na nakikinig doon sa music na ginawa niya. So, onting background lang, since this is just one of my first videos on YouTube, I am a communication student. So, sa field namin, gumagawa rin kami ng mga ganitong klaseng crafts, pero not necessarily rap. Masasabi natin na yung mga elements na makikita mo sa isang production katulad ng music ay ginagamit din namin because we also create jingles, advertisements, short films. So, doon natin i-judge itong kantang ito. Yeah, itong klaseng pag-uhusga na ganito ay relevant criticism lamang, no? So, constructive lamang ito. This is the middle ground of tinatawag natin paghihimay sa kung ano yung in-offer ng kanta. Without further ado, syempre, simulan na natin. Mga kababayan! Wish. Turn up! 107.5. So yun, right off the bat, bago pa man lumalim doon sa kanta, this is one of the strengths of this song. Sobrang yung label na karin nyo sa trap, sobrang fit na fit niya yung beat na to. Talagang na-justify na pinangalanan nilang karin nyo sa trap itong beat na ginamit sa panalo ni Easy Meal. Kung matatandaan ninyo at malamang alam nyo to, ang rhythm ng karin nyo sa it goes like this. So basic na tenenenenen tenenenen tenenenenen tenenenen, diba? So kung nakasayaw ka nun ng folk dance nung elementary days mo or even nung high school required, alam mo yung pinaka-tune nung kanta na yon. And to adapt it and make it something na mag-fit sa rap, di ba? It is somewhat refreshing na kayang i-utilize yung ganong klase ng device, no? Yeah, so dadako tayo sa chorus, pero tignan nyo, ito yung proof kung paano ko nasabing na-justify niyo yung karinyo sa trap na, na name. It even contains yung tananan tan tan tan. Yung ito yung basically ito yung part na kung saan iikot kayong dalawa ng partner mo. Yun yung pinaka-introductory ng kanta na karinyosa, no? Tapos na-input din nila yun dito. It's just nice. Sobrang galing ng pagkakalapat ng ganong idea tapos turned into reality. And talagang yung chorus ng kanta rin na to, para siyang nagsilbing pinaka tawag dito, finishing noong beat. Okay, so yung tono niya, tayo'y Pilipino. Yeah, sobrang ganda kasi, di ba? Tenenenenen, tenenen, ten. Yun ang karinyosa rhythm. Ngayon yung chorus niya, tenen, tenenen, ten, tenenenenenenenen, tenenen, ten. So, talagang merong vibes to ng folk, man. Tapos hindi niya natanggal yung hip-hop doon. Sobrang conjoined silang dalawa. For those of you na hindi alam, Easy Meal is quite there for a long time sa rap industry, no? Independent artist din siya, pero this video is not focused on his history. But yeah, brief background lang naman. But what I want to do is to jump agad doon sa isa sa mga ginagawan na ng memes, no? Na part ngayon ng kanta niya, which is this one. Ayan. Sinabi niya dito na nanalo na ako mula pa ng pugutan sila po sa Mactan. Okay, ito yan. First of all, rap ito. At ang artist or ang rapper, no, free siya na i-express ang sarili niya on a sense na pwede kasi siyang magtago ng meanings between the lines. Historically, at since meron kaming readings in Philippine history nung last sem, no, walang proven or written or recorded certainty, no, kung ano talaga ang kinamatay ni Lapu-Lapu. Ba't nagkaganon? Kaya lang naman kasi recorded yung mga pangyayari noon sa Mactan is because Magellan came here with a scholar named Antonio Pigafetta. At siya ang nagsulat ng mga pangyayari dito. Ngayon, whatever happened to Lapu-Lapu after that, yun ang isa sa mga konteksto na inaaral pa din ng mga historiador natin hanggang ngayon.
Easy Meals side, pwede niya kasing i-express, pwede niya kasing gamitin yung linya na yon on a different sense. Kasi yun ang magic ng art eh. Hindi mo pwedeng basta i-breakdown na lang doon sa nagsulatan. I-explain niya sa'yo, i-spoon-fed niya sa'yo kung ano yung meaning. Diba? Pero yeah, historically, gusto ko lang din malaman nyo na walang proven facts, recorded facts, kung ano ba talaga yung cause of death ni Lapu. Ironically, no? This song about nationality also exposed us Filipinos on kailan lang ba tayo nagiging proud sa sarili nating kulay, no? Ironically, nag-iba tuloy yung tawag dito kung ano yung straight message ng kanta niya, which is good na already, no? Nagkaroon pa ng other way, no, sa labas ng kanta para ma-expose yung mga Pilipino kung kailan lang ba sila proud sa sarili nilang lahi. Diba, madalas kasi sa atin, nagkakaroon tayo ng concept ng foreign validity. Yan, hindi na yan bago. Tuwing merong half na Filipino, half Amerikano, tuwing may Filipino na na-recognize sa ibang bansa, okay, it's good eh. Diba? And katulad ni Easy Meal, no, hindi ko sinasabi, no, na factor yun kung bakit siya sikat, because napapanood na rin namin to noon and magaling na siya noon pa, talagang on the making, ginagawa at binubuo niya ang sarili niya. Pero what I'm saying is, ngayon, nasandamakmak ng mga reaction videos na nakikita mo, panoorin niyo lang, hindi na ako magbabanggit ng channel, meron isang foreign channel na yun ang may pinakamaraming views. Kung sino yung mga foreigner reactors, no? Sila yung may pinakamaraming views. Maybe because, hindi maybe eh, talagang nag-aasam yung public natin na magkaroon ng recognition galing sa ibang lahi, di ba? Isipin mo yun kasi, why not just, di ba? Appreciate Easy Meal for being Easy Meal, di ba? For creating this song. Kung tatanungin ko kayo, alam nyo kung wala bang gantong kanta, ibig sabihin hindi ulit mag-i-ignite yung nationalistic mindset ninyo, di ba? So, iiwanan kong note. Una, magandang factor na nagiging critical yung iba nating, yung ibang part ng public, no, on appreciating a song. This just goes to show na hindi sila basta-basta nag-accept lang ng message. So, yung communication ay hindi lang linear. So, good yun. Nagpapakita siya ng level of education and awareness na basta hindi ka lang accept ng message, kinaklaro mo. But then again, on a artistic note, this is a good crafts and sobrang hands down kay Easy Meal for climbing this, no, spotlight. Yun yung pinaka sana focus ngayon, no, na nasa spotlight siya, and another talent again is born, kasi it is never a loss if another talent is born, because at the end of the day, marami sa ating mag-enjoy na may mapapakinggan tayong someone talented again, di ba? So yun, I appreciate yung mga tao na natanong ko tapos nag-share sa akin ang kanilang mga kuro-kuro. Thank you. Then again, yun ang side ko sa kantang to. It's really a good song, but on a historical side, yes, of course, it has some loosenings. So yeah, I'm the Earl. Thank you for watching this video. I hope this is 10 minutes shorter. I don't know. If you would like what you hear, go subscribe to my channel. Bago pa lang ako, guys. And I intend to make this consistent because ito na talaga yung mga trip ko na content eh. Everything on my thoughts and share it with you. Also, comment down below para hindi naman ako mag-isang nagsasalita. Sa mga points na nasabi ko, I'm open sa comments din nyo because this is a platform. At the end of the day, gusto ko educated tayo lahat, no? So, yun. Thank you.